Hello mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-review na rin natin finally ang isa sa pinaka the best router na pwede nyo mabili ngayong 2023, ang TP-Link Archer AX12. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun, shoutout ulit sa mga nakanood ng unboxing and hands-on ko dito sa napagandang router ni TP-Link, which is yung TP-Link Archer AX12. So kung interesado kayo dito at gusto niyo magkaroon ng idea sa price nito, ilalagay ko po yung link nito agad sa description para makapag-purchase po kayo ng isa para sa inyo. So yun, na-unbox na nga natin itong TP-Link at sinabi ko nga sa ating unboxing video na dito sa full review, sa setup natin itong TP-Link, papakita ko sa inyo, explore natin yung setup process, and of course, kukonnect natin siya sa application, and of course, internet speed test tayo dito sa TP-Link Archer AX12. So, tayo, titingnan natin yung range niya, kumbaga. So, yan, ang TP-Link Archer AX12, magaan lang siya mga J-Vlog, okay yung design niya, oh. So, ito yung mayroon basic na design ng router, ang lalaki ng antenna, which is okay rin naman, di ba? Pwede nyong ganyan, straight, kung ididikit siya sa wall. Pwede siya idikit sa wall. Kung makikita nyo naman, meron siyang hole dyan, nasa bitan, di ba? So, ganyan yung itsura niya pag tinikit niya sa wall. So, sa likod naman mga J-Vlog ng ating router, meron tayo ditong LAN port. Ayan, meron tayo ditong LAN port. Tatlo po yung LAN port niya. Meron po tayong WPS or reset button. Meron tayong 1 port and power port. So, yan. Very basic lang naman yung mga ports dito sa TP-Link Archer AX12. And ang maganda dito mga ka-J-Vlog, maganda yung design niya. Yun. So yan, napagaan itong TP-Link Archer AX12 mga ka-J-Vlog. At ang maganda kasi dito sa router na to, kaya nagustuhan ko, meron siyang Wi-Fi 6 capability. So alam nyo naman yung mga pinaprovide na ating internet providers, yung mga basic lang na router which is, which is 5 GHz lang. And yun nga, bago natin ito i-setup, gusto ko i-share sa inyo yung internet ko, which is Converge. And medyo complicated si Converge when it comes sa sa router. Hindi po pwedeng gumana ang mga ibang router sa Converge. Yung modem ng Converge hindi po gagana sa ibang router. Yung specific lang na pinrovide nila ang pwede. Pero pwede nyo i-upgrade yung router sa Wi-Fi 6. Pero ang gagamitin nyo pa rin as a main router yung sa Converge. So yun, dalawa lang connection yan. Through the port of Converge, yung LAN port, kukonnect natin siya dito sa WPS ng TP-Link. So, syempre, dalawa na yung magiging connection, yung sa Converge and of course, yung sa inyong main, yung sa second router nyo. So, ganun ang ginagawa ko. Meron din akong Wi-Fi 6 na router. Ganun lang naman ka-basic yun. Okay rin naman. Mas maganda talaga mga J-Vlog pag naka-Wi-Fi 6 ka mabilis. So, yun. Ito na ipapalit natin din is yung TP-Link Archer AX12. So, tinatawag nga ni TP-Link to na next generation router. Diba? Dahil tingnan nyo naman ang ganda nung design. Eh, syempre, yung mga specs and features nito ay outstanding. Yun nga, Wi-Fi 6 na siya. Meron siyang ultra low latency. So, pag maglalaro kayo dito ng mga ML, ganyan mga online games, very basic lang ngayon kay TP-Link, hindi kayo maka-experience sa mga matataas na ping, yung parang Christmas light, diba? So dito, low latency makakapag-provide yan sa atin. And syempre, connect more, stay fast. So alam nyo naman sa mga ibang router, pag marami nang nakakonnect, medyo bumabagal ng internet. Dito sa TP-Link, iba usapan. So pwede kayo mag-connect ng marami. Yung internet po ay very stable pa rin. So fast, mabilis pa rin siya, kumbaga. And of course, pwede natin siya connect sa TP-Link Tether app. So yun mga J-Vlog, samahan nyo kong i-setup na itong TP-Link Archer AX12. Ito yung TP-Link Archer AX12 mga J-Vlog. So tingnan natin siya na malapitan. Tingnan nyo naman, napakaganda nung design nito. And tingnan naman yung emblem ng TP-Link. So very lightweight lang naman itong router ni TP-Link. At ang maganda nga dito, Wi-Fi 6 capable na siya. So explore nga natin yung likod niya. So yan, meron tayong tatlong LAN port. Meron tayong 1 port and yung power port. Tapos meron tayong WPS or reset button. At ang maganda dito mga ka-J-Vlog, pwede natin siya isabit sa wall. So ganito na magiging itsura niyan. Ganyan na siya pag sinabit nyo sa wall. Same lang doon sa router ko sa Converge, nakasabit siya sa wall din. So ngayon ang gagawin natin, syempre sasaksak muna natin to. At yun nga, so sinabi ko sa inyo, ang
internet connection ko dito is Converge, pero yung modem kasi ng Converge talagang stricto sila. Gagana lang sila sa mismong router ng Converge. Kaya ang gagawin natin para magkaroon tayo ng Wi-Fi 6, since 5 GHz lang ang router ng Converge and basic lang siya, kailangan natin na mas upgraded Wi-Fi or next generation Wi-Fi tulad na lang na itong TP-Link Archer AX12. Koconnect natin siya sa LAN port ng Converge and then koconnect natin siya. Ito na, kinonnect ko na siya. Ay, kumuha na ako ng Ethernet. Kumuha na ako ng LAN cable. And sasalpak natin siya dito sa one port ng ating TP-Link. Yan. So, ito yung power adapter. Aksak muna natin siya. Then, Gora Bells na tayo. So, yan. Kumonnect na ako. Kumuha na ako ng power. Connect na natin yung power port. And then, ito yung light indicator. So, meron tayong power indicator. Signal to eh. Wi-Fi. And then, ewan ko kung ano itong mga to. So, meron tayong mga light indicators dyan. So, naka-power na siya. Okay. Next step is, of course, let's connect it to our smartphone. So, ito yung ating smartphone. Connect natin siya sa ating Wi-Fi. Okay. So, ito yung mismong Wi-Fi ko. Yan, dalawang yan. So, ito siya mga ka-JVlog. TP-Link 4810 and TP-Link 4810 5G. So, pareho lang yan. So, 5 GHz to. Pero with Wi-Fi 6 po yan. So, ang gagawin muna is connect muna natin yung router natin sa ating smartphone. So, TP-Link 4810. Hintayin natin lumabas yung 5G. And yung password na ito, mga ka-JVlog, nasa likod po ng router. Kung nandito yung password, pwede rin natin scan yung QR para mas madali. So, scan QR tayo. So, para i-set up yung ating router, pumunta tayo ng tplinkwifi.net. Connect nyo muna siya dito sa Archer AX12. Yung router, hindi nyo ito magagamit mga ka-JVlog without setting. Hindi nyo ito magagamit mga ka-JVlog habang hindi nyo sineset up talaga dito sa tplinkwifi.net. So, kailangan nyo siya i-set up talaga dito. Connect nyo yung router. Pagka-connect nyo, pumunta kayo ng browser. Pumunta kayo ng tplinkwifi.net. So, set up natin siya. Time zone natin, America. America eh, no? Sana all America. Beijing, Hong Kong, GMT plus 8, auto-detect na lang para mas madali. So, next. Ano ba? Use default, next. Network name. So, kayo na bahala mag-set up ng pangalan ng inyong network. So, yan, nag-set na ako ng connection name and of course, password. So, connection test na lang tayo. Testing the internet connection. It may take several seconds. So, after setting this up, tatry natin siya mag-play tayo ng ano sa YouTube with 1080p 60fps. Tingnan natin kung magbabuffer or not. And sa mga, and quick information lang, ang aking internet is Converge with 100 Mbps po tayo. Okay? So, ang maganda nga dito sa TP-Link Next Generation Wi-Fi 6 is kahit marami kayo nakakonect, magiging mabilis pa rin siya. So, yan, ganyan siya kaganda. So, update natin yung firmware. So, di ba, napaka high-tech na itong TP-Link Archer AX12. Ito na nga next generation Wi-Fi 6 na router na ma-offer sa atin ni TP-Link. So, okay na. Ngayon, set up na natin yung ating Wi-Fi na TP-Link na. Ang pangalan niyan, SMOA Free Wi-Fi tayo. Yan, SMOA Free Wi-Fi. Yung isa ko, ano, is SM North. Yung isa is SM Free Wi-Fi. Puro SM tayo. So, yan. Connected na tayo sa TP-Link Archer AX12. Ngayon, try natin siya sa Tether. Ayan. So, na-ano na natin siya sa... Na-setup na natin siya and all. Na-detect na siya ng ating Tether app. So, Archer AX12. So, connect natin siya. Login lang natin yung password ko. So, ayan. Na-connect na yung ating Archer AX12. So, binind ko na yung ID ko para mas okay. Ang maganda dito sa Archer AX12 o sa Tether app, makikita natin kung ilan na yung nakakonect. Nade-detect natin na mamonitor. So, meron tayong one client. Yan yung smartphone ko, of course. Nakikita rin kung saan nakakonect. 5 GHz or sa 2.4 GHz. Ayan. So, pwede naman guest network. Diba? So, yan. 5G and 2.4 GHz. So, ito pala ano dito. Pag sa iPhone kasi, hindi natin makikita na nakakonect siya sa Wi-Fi 6. Pero Wi-Fi 6 capable, of course, ang iPhones. Ngayon, kukuha tayo ng Android. Kasi sa Android, nakikita kasi na may Wi-Fi 6 logo. So, kuha tayong Android. Tulad niyan, nakita niyan sa isang connection ko, Wi-Fi 6 nakalagay. So, legit na naka-Wi-Fi 6.
Ngayon, connect natin itong SM MOA, free wifi yung AX3. So yan, connected na tayo mga ka-JVlog. As you can see, naka wifi 6 po ang ating router. So yan talaga maganda, next generation of wifi na. Wifi 6 capable ang TP-Link Archer AX12. Ayan, naka wifi 6 na po tayo. So syempre, gagawin natin is mag-stream tayo sa YouTube. Internet connection test muna tayo rin. So internet speed test, 100 Mbps po to. So maganda dito, ini-stable niya talaga yung 100 Mbps ng ating Converge. All goods yan mga JVlog. Yan na, very basic, di ba? Ang ganda-ganda ng router na to. Very fast, ayan. So punta tayo YouTube of course. Siyempre, sabay tayo manonood, kundi sa vlog ko. Case na 100. Bibili mo lang talaga yung case. So yan, naka 720p na. 1080p natin. Ayan na. Walang ka-buffer buffer mga ka-JVlog. 1080p yan. Meron tayong nawala ng Face ID. Oh, di ba? Mas plano naman sa 256. Sa 256 oh. Sa'yo na 11 Pro. Panto. Ganyan ka ganda and reliable yung ating Archer AX12. Walang ka-buffer-buffer habang nag-ano tayo, nag-i-stream. 1080p pa ang inaano niya, nini-stream niya. So, ganyan. So, ganyan po kaganda itong Archer AX12, di ba? So, kung makikita nyo, dalawa na yung na-detect, di ba? So, all goods talaga, nakikita natin kung ilan na yung nakadetect. Ang maganda dito mga ka-JVlog, yung connection na na-detect ng ating Archer AX12, pwede natin lagyan ng parental control. For example, yung anak natin yung nakakonect, pwede natin lagyan ng parental control yung internet connection nila para malimita natin yung paggamit nila ng internet. So, napakaganda ng Tether app, very useful sa isang wifi router. So yun mga JVlog, nakita nyo na si TP-Link Archer AX12. So diba, okay na okay po itong gamitin sa inyong household. At maganda dito, very ano lang siya eh, pasok na pasok sa budget talaga ng mga Filipinos when it comes sa router. So yun, kung interesado nga kayo dito at ma-check yung price nito, i-check nyo na po yung link sa description. At to be honest ako, gusto ko rin siyang i-recommend sa inyo dahil naka Wi-Fi 6 na siya mga JVlog, hindi na siya yung basic na 5 GHz sa Wi-Fi. Next generation Wi-Fi na ang meron dito sa TP-Link Archer AX12, meaning mas mabilis and reliable po ang speed na mapaprovide ng TP-Link Archer AX12. So yan mga JVlog, kung interesado kayo dito sa TP-Link Archer AX12, kapag ganala, ilalagay ko po yung link na ito sa description.